Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading, so gamitin natin ang ating intuition sa panonood. Spiritual message para sa inyong lahat, Taurus. Okay, take note. Okay. Okay, Taurus. Moose, wisdom, frog, prosperity. Okay. So, unahin natin itong unang baraha. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na take note daw. Okay? Kailangan mong makinig ka dito. Pakinggan mo to. Kasi number 22 siya, it's a balance card. Your answers are being given to you. Diba? Yung sagot daw sa mga katanungan mo, solution sa problema mo, ay kusa ng ibinibigay sa'yo ng ating spiritual helpers. Kailangan mong patahimikin yung mga external forces, external voices sa paligid mo, yung sobrang ingay, excessive noise. Kasi masyadong natatabunan ng external noises na yon sa paligid mo, yung blessings na yon. For example, may pinagpipray ka, may minamanifest ka sa Panginoon, and hindi mo namamalayan, nandun na pala eh, sinagot ka na pala, but since marami kang mga problema or maraming mga maiingay sa paligid mo, literal to ah, literal siya, if ever na napapaligiran ka ng mga bad influence or influencers na hindi makakabuti sa'yo sa mental health mo, physical health, or sa spiritual health, especially financial health, talagang hindi mo makikita yung para sa'yo, yung blessings mo. Parang dito, sinasabi ng Braha na ang una mong gagawin, Taurus, is magkaroon ka ng tahimik na buhay. Stay away from distractions. Stay away from external voices, excessive noise, para marinig mo or para makita mo kung ano itong sagot sa'yo ng universe or kung ano itong blessings na ibinibigay nila sa'yo. Okay. Etong wisdom na to, sinasabi sa'yo ng Moose na let your head and mind reach to the stars, yet keep your feet grounded on the earth. Listen to the ancient wisdom in your soul. Oh, diba? So, sinasabi ng Warasay dito, yung mga ancestors mo, may sinasabi sila sa'yo. May mga messages sila sa'yo, but hindi mo yun naririnig eh. Kailangan mo daw na if ever man, ano man ang sitwasyon mo ngayon, nasa taas ka man, nasa baba ka man ng buhay mo, stay grounded. Diba? Stay grounded. Stay humble. Kasi, parang, kahit sa zodiac sign mo na Taurus, imposible kasi normally yung mga Taurus, hindi sila yung mga mayayabang eh. Sila yung mga humble na tao. So, if ever na nakakaramdam ka ng konting yabang, kailangan mong tapikin yung sarili mo. Sabihin mo na, hindi ito yung birthmark ko eh. Diba? Hindi ito yung, tawag dito? Hindi ako ito eh. Parang gano'n. So, tapikin mo yung sarili mo. Frog, prosperity. Ang prosperity card na to is nagsasabi sa'yo na i-let go mo na daw yung past mo and i-welcome natin, yakapin natin yung mga pagbabago. Okay? Maraming opportunities ang nasa malapit sa'yo. Okay? So, take risk. Abundance and good fortune await you. So, may naghihintay na good fortune, may naghihintay na abundance sa'yo. So, stay positive. Stay awake. Okay? Tingnan natin guys kung ano yung pwedeng mga restrictions, distraction sa'yo. Ano ba yan? Kasi parang yun yung sinasabi sa'yo dyan na
kailangan mong umiwas sa distractions. Okay, distractions. Eight of Pentacles. Ace of Cups, Ten of Cups. Okay. So, parang ang three cards na ito, nagsasabi sa'yo, hindi naman sila totally distractions, pero ito yung focus mo eh. Siguro may mga sinasabi sa'yo ang universe or may gusto silang ipahiwatig sa'yo, but wala kang panahon para makinig sa intuition mo, sa instinct mo, kasi ang focus mo is trabaho, makapaghanap ng trabaho. Ang focus mo is yung mag-focus ka sa trabaho kasi kailangan mo ng stable na work, so focus ka sa ginagawa mo. It's either work or business, dun yung focus mo. And at the same time, yun na nga, pinagsasabay-sabay mo sila. For example, pinagsasabay-sabay mo yung relationship, business, trabaho, yung iba nag-aaral pa, yung iba nagte-travel, parang ganun. So, multitasking ka, kaya hindi mo masyadong nararamdaman yung calling mo. So, yun, busy ka sa ginagawa mo, it's either work or business, busy ka sa pagbuo ng family, busy ka sa pag-aalaga sa pamilya mo, and at the same time, relationship to, if ever na wala ka pang asawa, eto, may kalibin partner ka na, or pwedeng may relationship ka, girlfriend, boyfriend. So, yun yung focus mo sa ngayon. So, medyo, kaya ka wala kang time para makinig sa intuition mo, or sa mga mensahe sa'yo ng spiritual helpers, kasi yun ang focus mo. Okay. The World card. Oh, but sinasabi ng Brasio dito guys na may World card ka tsaka Strength card. So, ibig sabihin ng dalawang barahang to, na anuman itong sinisimulan mo, anuman itong sinimulan mo, ay posibleng matatapos ito. Ano man itong, anong tawag dito? Ano man itong ginagawa mo sa ngayon, ay posibleng matatapos din ito. Ano man itong pinoproblema mo sa ngayon, posibleng matatapos ito. So, ibibigay din sa'yo ng universe yung strength, either physical, mental, spiritual, financial strength, na pinagpipray mo or minamanifest mo. O nakikita natin dito, if ever may mga pinagdadaanan ka, ito ay posibleng matapos na. May solution ka na dyan eh. High Priestess, nako. Alam mo tong spider web na to. Minsan yan yung problema eh. May iba sa inyo dito na nakakaramdam ng stagnation. Stagnation to eh, itong High Priestess. So, kailangan natin talagang makinig sa ating intuition. Kasi sobrang stagnation itong nararamdaman mo eh. Oh, ganun. Stagnant ka sa past mo. Stagnant ka sa future mo. Parang ganun. Tingnan mo. 66 eh. Balance eh. Plus 22 dito. Sinasabi ng baraha talaga sa'yo na may iba sa iyo dyan na hindi makamove on sa kanilang ex. Hindi makamove on sa nangyari, if ever bad or good na nangyari ito. May iba sa iyo dyan na masyado kayong nakafocus sa future, na yung mga current na situation, yung current events, or current na kasalukuyan na dapat na gawin natin, is hindi nyo nagagawa kasi focus kayo sa future. So, parang past and future lang yung pinagkakabig or binibigyan nyo ng focus sa ngayon, or dun lang kayo nakatingin eh. And yung current situation mo is parang sobrang ingay, sobrang gulo, sobrang ingay, and sobrang nangangailangan ng focus to guys. Okay, so thank you for watching guys, and see you again. Bye!